So, magandang araw guys. Ito na naman tayo sa panibagong video. So, ngayon guys, mag-share lang ako ng ating bracket, no. So, ito yung request atin ng ating kaibigan na Passion. Ipakita natin daw yung ating bracket kung paano natin kinabit. Kasi mostly ngayon sa mga nagkakabit ng bracket, nawawala ito. Yung handlebar niya. Pero sa akin, nakalagay pa rin yan guys. So, may technique dyan para hindi mawala. Kasi nag-try ako dati guys ng bracket yung monorack. Ang pangit, no? Ang ko lang dun, ang pangit lang sa monorack guys, sisirain niya yung thread ng nut niyo, yung nut niya dito. Yung nut niya dito, sisirain niya yun guys pagkos na sobrang bigat na ng karga ninyo. Pero sa atin, ito eh hindi. Hindi niya sisirain kasi nakakuha lang siya guys, nakapatong lang siya, yun lang. So kita nyo lang guys, kasi may nakita akong kaibigan din natin excuse me yung bracket niya guys, sobrang layo ng space, no, parang nandito ang laki ng kas sa kanya, ang laki, no. So medyo alanganin pag ganun guys, kasi sobrang nakalabas na masyado yung box ninyo, ganyan na. So sa akin hindi, sakto lang hanggang tapaludo, pasok na pasok pa rin siya. So technique dun guys, yung mga ngayon bracket guys, punta kayo sa C6 o magtanong kayo ng ngayon bracket, pang beat. Kasi ito kayo kasi pang Honda Beat Fi, swak na swak, ayan. Ang problema nga lang dito guys, hindi siya nalalak. Ganyan lang siya. Pero okay lang, no problem dun, at least may bracket ako. Ayan. Tapos ang technique nun guys, so bibili kayo ng nut na mahahaba, no. Pag ito kahaba siya. Dahil sa sample lang niya. So siguro mga 2 inches. No, tapos bibili din kayo ng lock nut na. Basta set siya kayo sa set siya bibili kasama yung lock niya kasi or washer. Ayan, so makikita niyo guys. Meron akong washer dito sa gilid. Ayan. So ginawa ko siyang washer. Spacer siya para makaangat ng konti. Tapos inuna ko muna itong bracket, ito yung yun ako nilagay. Pag ganun siya guys, pag ganun siya dito sa nakalock, kasi ang purpose ng guys kaya ganito, mas safe ito guys kasi hindi na sisirain yung lock ninyo, yung pinaka-thread sa loob, hindi niya sisirain yung kasi nakapatog lang siya guys, mas nakalock siya. Di gaya ng monorock guys, syempre naalog-alog yun, so naaangat lang ganun. Yun, delikado kasi na marami tayo nakikitang problemang ganun. Nasisira yung thread sa loob. So, nangyayari, sira na. So, retread na. Kaya hindi ako nag-monorack or ano, o what else na bracket na kung ganun style na ganun siya. Kasi mas pinili ko to guys. Kasi mas ito guys. Kasi mabigat, ano siya, oh. Matibay siya. Ayan, oh. Mas patibay siya doon sa monorack or sa ano mga at least, kasi okay naman ang monorack guys, matibay naman yun. Ang problema lang kasi niya, sisirain niya yung thread dito, di ba? Sisirain niya kasi pag gusto mabigat na yung nakalagay sa box mo, para umaangat to, gumaganong to, umaangat siya, hinahatak niya, no. Siyempre sa ilalim kasi niyan guys, walang lock sa ilalim niyan. Kumbaga nagiging lock niya yung pinaka thread nitong chassis natin, yun ang nagiging lock niya. Otherwise wala na. Ito kasi safe na safe siya kasi pwede siya pang ganyan nga. Kumbaga nakapatong siya guys, nakapatong lang siya. Nakapatong ng ganun lang tapos saka siya lock niya ito. Di ba? Mas safe siya kasi double lock. Double lock siya kasama yung bracket niya dito. Kasama yung ating handlebar dito. No? Pwede naman guys. So ganyan lang siya guys, auto nyo naman. Ito nanghingi na nga lang ako ngayon, ito nanghingi eh. Yan, kasi wala akong pera ng time nyo, so nanghingi ako ng mga ganitong nut. Binigyan ako siguro, mahahaba yan guys, basta mahahaba yan siguro mga ganun, mga 2 inches siguro, o 3 inches, or 2, tapos lock na. Ito nyo ito. O diba, nag-washer ako dito para nakaangat agad siya, kasi pag gusto na wala kayong ganito guys, washer, kasi pumapantay kasi mayroon naman bracket kapilaan.
Ayan, oh. So, makabila ang lock siya. Lock nut yun, guys, ha. So, yun. Mas matibay siya, guys. Kasi doon sa monorock na nilalagay, okay naman yung ganun. Kasi may iba kasi na nagmumonorock na hindi walang anik. Kaya hindi ako nagmumonorock talaga, guys. Hindi ako talaga. Pasa ko sa monorock. Ayaw ko sa monorock talaga. Kasi sa gaya ko na yun nga. Basta lang at kaya lalo mo nga. Yan lang, guys. Yun naman, pagkakalagay ko, mas safe na safe siya. Tsaka mas pasok na pasok siya unti. Mas nakakaupo yung ating back ride. Di gaya nung pinasadya lang siya na medyo ang layo kasi nung nakita ko, nandito na yung ano niya, itong bracket niya. Siguro mga dalawang, isang dangka lang ano, ang layo sa ano, sa kwitan. Ito siguro isang dangka lang layo niya. So, ang laki ng kinain niya. So, nandito na yung box. Ang haba. So, pag sa mga likuan, alanganin ka sa mga likuan yung sumasayad na. Ayan o, din mo. So, naka-dual laki ito. So, ordinary ko na ito, guys, ha. Ordinary yung bracket lang to. Dito original. Pero, safe na safe. Kasi nakalang long drive na ako, hindi daw sisira. Diba? Oh, ayan. Tapos, dito naman, guys, pag gusto na nakakaradong kayo ng umaalog, guys, lagi yun ng kalang sa ilalim. Kasi nawala yung rubber niya. So, lagi yun ng kalang, ayun, basahan, o papel, o plywood sa ilalim, pwede sa malog-alog. Diyan, kahit mabigat na dala ko dyan, guys, minsan yung power tools ko na impact drive, mabigat na yun, eh. Ilalagay ko dyan, dalawang tools yun. Dalawang set yun, ilalagay ko dyan. Hindi yun sisira, kahit anong alog-alog pa nun, kahit sa dumanang ano, kasi niya highway, maalog-alog yun, pero hindi siya nasisira. Yan lang, guys. So, yan naman, hindi na nakakaligo kasi tag-ulan. Diba? Yun lang, guys, nakakita sa ngayon, guys. So, kung gusto nyo na may ganito pa rin, guys, bili kayo ng ganito kahabang nut. Yan ang kahaba. Ayun, 2-inch yata yan. O, 2-inch nga, guys. So, 2-inch siya. Ganitong nut. 2-inch. Yan. Basta, same pa rin ang sukat ng dating niya, yung stock niya. Same pa rin ang, ano, ng thread. Yun lang, guys. At maraming salamat at drive safe sa ating lahat.